sa pagnanais na mapadali at mapabilis sa proseso para sa madayuhang pumapasok at lumalabas ng bansa, inilunsad na ngayong araw ang BI NAIA 24/7 one-stop shop na ngayong araw. Mga ganitong serbisyo, tiniyak namang magpapatuloy pa si Bella Lesmora sa Sentro ng Balita Live. Aljo, dumarami na ang mga pasahero dito sa NAIA Terminal 3 ngayong papalapit na nang papalapit ang undas. Pero kasabay niyan, dumarami rin ang mga pasilidad ng pamahalaan na handang magserbisyo sa ating mga kababayan tulad na lamang ng inulunsad ng Bureau of Immigration. Bandang alas 11 ng umaga kanina, nang opisyal na ilunsad ng Bureau of Immigration sa panguna ni BI Commissioner Norman Tansingco at sa pakipagtulungan ng Manila International Airport Authority, itong BI NAIA 24/7 one-stop shop. Layo nitong padaliin at pabilisin ang immigration processes para sa mga foreign traveler na darating at aalis sa bansa tulad ng mga nangangailangan ng exit clearance at visa extension. Dati kasi nasa airport na ang mga biyahero, pero kailangan pala bigla ng exit clearance o iba pang papeles mula sa BI, kaya't pupunta pa sila sa Maynila o iba pang opisina ng ehensya, kaya't pagbalik nila sa airport, naiwanan na pala sila ng eroplano. Ngayon, dahil dito sa one-stop shop, hindi na sila lalayo pa at dito pa lang, maaari nang maisaayos ang mga kailangan nilang dokumento. Sabi ni BI Commissioner Tansingco, mahalaga ang serbisyo ng Bureau of Immigration dahil sila ang una at huling nakakasalamuha ng mga dayuhan. Kaya't pinaiigting pa nila ang kanilang mga programa, lalo na para sa turismo at investments ng bansa. Ngayong undas at sa nalalapit na holiday season, kung kailan maraming biyahero, mahalagaan niya ang mga ganitong one-stop shop para sa mas magandang serbisyo ng gobyerno. Aljo, ipakita lang din natin sa ating mga viewers, bukod nga dito sa one-stop shop ng BI, ay dito sa mga katabi ay talagang may iba't iba pang mga opisina ng gobyerno. Meron dito nga DENR, Bureau of Quarantine, at syempre meron din ang kailangan ng mga overseas Filipino workers, meron ding OWA at POEA. At Aljo, no, sa katabi niyan makikita din yung travel tax naman, bayaran ng mga travel tax. Kung inyong makikita, ito yung mga pasahero na babiyahe papunta sa ibang bansa dahil nga maglo-long weekends na, ay sinulit na nung ating mga kababayan na wala namang dadalawin sa sementeryo na makapag-travel at makapag-relax sa ibang bansa. At ayan nga, nag-aasikaso sila ngayon. Aljo? Bella, kung yan ay para sa foreign travelers, eh, paano naman yung mga Filipino travelers na magkakaproblema rin sa BI, sa immigration? Aljo, yan nga rin yung tanong ng media sa Bureau of Immigration. Paano naman yung ating mga kababayang traveler? Ang sinasabi ng Bureau of Immigration, karamihan kasi ng kinikater nila talagang pasahero ay itong mga foreigners. Kasama rin dyan ang ilang Pilipinong may iba ng Filipino at heart pero ibang citizen na nakakalimutan nila na expired na pala yung kanilang visa at sumobra na yung kanilang stay sa Pilipinas. Kailangan niya ng exit clearance. So ito nga, maaari din nilang tulungan yung mga pamilya ng iba pang mga Pilipino pero may kamag-anak na foreigners. At Aljo, no, ipaalala ko lang din, ito nga sa katabi, may iba pang mga government offices at yan naman majority, no, lalo na sa mga OFW, sila naman din kasi yung mainly na tumutulong naman sa mga Pilipino. Aljo? Ngayong nalalapit naman ang undas, Mela, kumusta ang sitwasyon dyan? Aljo, kanina nakapanayam natin ang NAIA Terminal 3 manager at sinabi nga niya talagang kung ikukumpara nung datos ng mga kasagsagan ng COVID-19 pandemic na mataas pa yung bilang ng mga kaso, no, talagang ngayon mas marami na yung mga biyahero. At Aljo, bukod sa undas, ay pinaghahandaan din nila itong bagyo, kaya ang paalala nga ng NAIA dahil nga dumarami na rin yung pasahero at inaasahan nilang mas darami pa ay talagang makipag-ugnayan sa kanilang mga airline companies. At iniiwasan kasi ng NAIA yung talagang tambak ng mga pasahero na i-stranded. Kaya sila daw, sa part naman ng mga authorities, tuloy-tuloy ang pakipag-ugnayan ng NAIA, ng MIA sa mga airline companies para maiwasan yung mga na-stranded na pasahero. Aljo? Right, maraming salamat, Mela Lesmoras.